Good morning mga kapamilya, it's another home tour exclusive dito lang sa Chris TV for the love. Dahil townhouse ng limang buwan ng kasal na sina Yeng Constantino and Yan Asuncion ang ipapasilip namin sa inyo. Taong 2006, hawak kamay nating sinubaybayan ang pagtupad sa mga pangarap ni Yeng nang sumali siya sa unang season ng Pinoy Dream Academy kung saan tinanghal siya bilang Grand Star Dreamer. Simula noon, mas nakilala natin si Yeng bilang isang singer at mahusay na songwriter. Sa kasalukuyan ay nakapag-record na siya ng 5 album at kalimitan sa mga hits niya, sariling compositions niya. Madalas tiko mambibig patungkol sa kanyang personal na buhay. Ikinagulat ng lahat ang pagpo-post ni Yeng sa kanyang Instagram account ng mga kaganapan sa kanyang love life hanggang sa pagiging engaged niya na kay Yan at sa kanilang pag-iisang dibdib. Samantala, nakilala naman natin si Yan bilang isang full-time music minister sa kanilang simbahan kung saan umusbong ang pag-iibigan nila ni Yeng. Pagtitinginan na maliban sa pagkakaroon ng parehong pananampalataya, ay mas pinatibay pa ng pareho nilang passion pagdating sa music. Ang kanilang love story, pinarealize rin sa atin na true love is really worth waiting for. Kaya naman this morning, next level na. Kilalanin pa natin sila ng mas malalim, kasabay ng pagpapatuloy nila sa atin sa kanilang tahanan na magkasama nilang binubuo bilang mag-asawa. Exclusive, first and fresh, here on Chris TV. Hello! Hi! Okay, wait, sandali. May tanong ako. May ganito din kami. Ah, talaga? Pero ano yung ano to? This is okra. Oh? Wala kaming okra. Siguro ba kayo sa inyo yung mga herbs? Yes, marami kaming herbs. Yes. Okay, sandali. I'm curious about that, Yeng. Yung okra, pag tumubo na siya ganon, lilipat na? Yes, imumove namin. So, saan? Parang, sa mga ganito, yung mas mahaba na mga pots, plastic pots. Na-try niyo na to? Not yet. Na tumubo na? Wala pa. First time. First time namin to. This one, talong. Oh, eggplant. Ay! Saan niyo nabili? Dito sa may White Plains, sa Katipunan. May tanong ako, bawal ang direct sunlight? Pwede naman, pero okay din siya na nasa ganito. Kasi wala rin kaming lupa actually. So, yun yung pangarap namin yan next. Pag bumili kami ng ibang lot, talagang meron na talagang lawn. When did you buy this? October last year, 2014. Mm. What? Last year ba? Before kami ikasal. Yeah. So, nauna akong mag-move, December. Yeah. From condo? Yeah, dati? Yung pinuntahan mo dati na. Yung sa EDSA? Yes. Okay, yun pa yun or you sold it? Ano, sa aming pa rin, tapos pinapaupahan. Ay, at least! Yes. Mm. Lupang kinatatayuan niya, gano'ng kalaki? Ilang square meters lang? 43. Tapos pag sinumatatal mo, kasi nga, times 4. Oo. Na-maximize talaga. Yes. Ay, ang galing. Okay, let's go. Wait. As first akyat mo, kitchen and living room. It's your choice. And dining room. Okay, pwedeng... Bago tayo pumasok dyan, silipin ko muna itong areyang to na sino naglagay na lahat dito? Kasi ang galing nyo ha. Kaming dalawa lang. Hindi, kasi super na maximize. Yes. Di ba na parang, sino nakaisip na dito ilagay si microwave? Ako. Siya. Bakit? Di pa nga ako nag-agree nung una. Kasi parang kung lalagay sa table or dun sa taas, parang sobra ng... Parang cluttered. Yes, punong-puno na. Parang may space pa naman, hindi naman kailangan. So, tama.